Kabanata 3,111. Napasarado ang kilay ni Stella sa sinabi ni Tony. Hindi dahil sa pagiging alarmiste ni Tony, katatapos lang niya sa kanyang ika-anim na meridian noong nakaraang taon at opisyal na naging anim na bituing martial artist. Sa kanyang kasalukuyang lakas, siya ay isang hanging tiyad sa loob ng isang anim na bituin na martial artist. Sa makatuwid, hanggat ang lakas ni Charlie ay umabot sa antas ng isang anim na bituin na martial artist, kung gayon ang posibilidad na siya ay magiging mas malakas kaysa sa kanya, at ang makita sa pamamagitan ng kanyang paglilinang ay magiging madali. Gayunpaman, bagamat hindi siya naglakas loob na magsabi ng labis, ngunit nang makitang tila nag-aalala si Stella, pagkatapos mag-isip sandali, sinabi pa rin niya sa kanya. Miss, sa tingin ko, napakaliit ng possibility na maging 6-star martial artist si Charlie, o kahit isang higher level na martial artist, kaya hindi mo kailangang mag-alala masyado. Tanong ni Stella, at bakit nasabi ni Mr. Luo iyon? Sinabi ni Tony, ang domestic kapayapaan at kasaganaan, kaya ang mga katutubong sining ng militar ay nakakahanap ng maliit na pagkakataon upang umunlad sa mga nakaraang taon. Ang makapangyarihang mga eksperto sa martial arts ay karaniwang nasa ibang bansa, at si Charlie ay isang katutubong ng Orris Hill. Mas mababa pa ang possibility na maging martial arts expert siya, sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na alam ko sa bansa ay 4 stars lang, kung may 5-star martial artist ay bagay pa rin. Malumanay na tumango si Stella at sinabing, malabo kong nararamdaman na ang taong ito ay masyadong misteryoso, at maraming lugar na hindi nakikita at iniisip ng mga tao. Ngunit isipin na hindi siya maaaring maging isang martial arts master sa murang edad, hindi pabanggitin na kailangan niyang mag-aral ng feng shui at magpatakbo ng isang pabrika ng parmasyutiko. Kahit na siya ay mas malakas, imposibleng maging isang martial arts master sa kanyang 20s sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, tila na overthought ako. Ang pinakabatang anim na bituin na martial artist na kilala ko ay nasa 35 taong gulang. 32 taon, araw-araw na oras ng pagsasanay sa martial arts, ang mga konserbatibong pagtatansya ay higit sa 14 na oras. Namangha si Stella, 14 na oras sa isang araw para magsanay ng martial arts, ang natitirang oras para alisin ang pagkain at pagtulog, talaga, walang natitira para sa iba pang bagay. Tama. Tumango si Tony at sinabi, ang mga talagang gustong makamit ang isang bagay sa martial path, basically have to do their best, and must avoid the world to cultivate. Kung hindi, napakaraming uri ng panghihimasok sa paligid, mahirap mag-improve ng mabilis, at ginagawa ni Charlie ang lahat, at ang kanyang enerhiya ay napakalat, kahit na siya ay talagang isang martial artist, mahirap na bumuo ng kahit ano. Sinabi niya na nagpatuloy siya, ngunit kung talagang nag-aalala ka, maaari kong ayusin ang ilang higit pang mga tao na pumunta upang suportahan, upang matiyak na walang mangyayaring mali. Nang marinig ito, ang mga pag-aalinlangan ni Stella ay karaniwang nawala at ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Forget it, it makes sense na magdala ako ng driver kapag may nag-imbita sa akin na mag-dinner, pero kung magsama ako ng grupo ng mga tao doon, siguradong mas pag-iisipan pa ng kabilang party, kaya hindi bagay." Tumango si Tony at hindi na nagsalita pa. Ang Cadillac ay nagmaneho palabas ng lungsod at nagmaneho sa kahabaan ng pasilyo para sa 120 minuto, sa wakas ay nakarating sa address na binanggit ni Charlie. Pagdating pa lang ng sasakyan sa pintuan, isang binata ang nagutos, ay parada ang kotse sa looban, dumating na si Master Wade. Tumingin si Stella sa loob at nakita ang isang BMW 530 na nakaparada sa looban. Hindi niya maiwasang isipin, ang Charlie na ito ay talagang low-key sa sukdulan, ang kanilang pamilya ay kasalukuyang may 3 kotse, ang BMW 530 na ito ang pinakamasama, at bilang isang resulta, ang kotse na ito ay talagang dumating sa kanyang mga kamay. Hindi ito masyadong inisip ni Tony sa oras na ito, at diretsyong pinaandar ang sasakyan papasok sa farmhouse at ipinarada ito kasama ng BMW ni Charlie. Bumaba si Tony sa sasakyan at binigyang pansin ang farmhouse. Ang farmhouse ay katamtaman ang laki, na may courtyard na higit sa 100 square feet, at bilang karagdagan sa isang kusina, mayroong ilang mga kahon na ginawang brick house. Gayunpaman, isa lamang sa mga compartment na ito ang naiilawan. Kabanata 3,112.
Bagamat walang aura si Tony, pero kung tutuusin, isa siyang six-star martial artist, kaya napapikit siya ng bahagya. At sa daloy ng hangin, natukoy niya ang distribusyon ng mga tao sa farmhouse sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang persepsyon. Sa oras na ito, bukod sa binata ang nagdidirekta ng paradahan sa looban, may tatlong tao na abala sa kusina, at may isang tao na nakaupo sa kahon na may ilaw, habang ang iba pang mga silid ay walang laman. Bahagyang pinalawak din niya ang saklaw ng pangunawa, ang patio sa paligid ng ilang dosenang metro, tila walang palatandaan ang pagtatago ng ibang tao. Bukod dito, sa ritmo at lakas ng paghinga ng mga taong ito, malinaw na ang mga taong ito ay mga ordinaryong tao na hindi pa nakapasok sa pintuan ng martial arts. Mula dito, nakarating din siya sa isang batayang hatol na sa looban na ito, walang ambush. Tapos, sabi niya kay Stella, "Miss, pwede ka nang bumaba." Nang marinig ang mga salitang ito, malumanay na tumango si Stella, at ang kanyang bahagyang nakakunot na kilay ay lumuwag. Alam niyang napakalakas ni Tony at nakikilala pa niya ang mga kaaway na nakatago sa likod ng ilang pader sa pamamagitan ng pagdama ng paghinga at pagtibok ng puso ng iba. Kaya naman, basta sinabi niya sa sarili na makakababa na siya, napatunayan na walang kakaiba sa lugar na ito. Kaya lang medyo mahirap sabihin ang kapaligiran ng lugar na ito. Ang mga gusali ng farmhouse ay medyo sira-sira, at bagamat sila ay inayos, masasabi mong mayroon silang mahabang kasaysayan. Pagkalabas mo pa lang ng sasakyan, maaamoy mo na ang baho na umaalingaungaw sa bakuran, at pagkatapos lamang ng masusing pagtingin ay makikita mo na sa sulok ng bakuran, mayroong higit sa isang dosenang malalaking, matabang gansa sa pagkabihag. Nabalisa sa tunog ng makina ng sasakyan, ang isang dosenang gansa sa pugad na patuloy na nag-aalis ng mga pakpak, ay naglabas ng malakas na huni. Tumingin si Stella sa Snow White na mga gansa, at pagkatapos ay tumingin sa kanilang sariling set ng parehong Snow White na Hermes handcrafted high definition na damit, hindi maiwasang mapabuntong hininga, pakiramdam na sa harap ng grupong ito ng mga gansa, sila ang clown. At the same time, she also in the heart said, "Napakahirap ng environment dito, how to eat the meal later, the key to this is inimbitahan pa rin ako ni Charlie na maghapunan dito, kung uupo ako para lang hindi tumingin, kumain, sundin mo lang ang mga ritual." Nang siya ay nababalisa sa kapaligiran dito, ang pinto ng may ilaw na compartment ay itinulak, nakasuot ng purong puting t-shirt, isang pares ng washed white jeans na si Charlie ay lumabas sa pinto. Tumingin siya kay Stella at ngumiti ng matamis, "Hey, Miss Zun is here, please come in, please come in." Nakita ni Stella ang simple at casual na damit ni Charlie, at sa unang pagkakataon sa puso niya, medyo nahihiya siya sa sarili. Si Charlie ay nagbihis ng ganito, sa ganitong uri ng lugar, ay tila walang contradiction, at sa kanyang gwapong hitsura, maaraw ng ngiti, ay nagbibigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na magandang pakiramdam. Ngunit si Stella pagkatapos ay tumingin sa kanilang mga sarili, pakiramdam tulad ng kanilang sariling damit ngayon, tulad ng isang overdressed clown, sa lahat ng bagay sa kanilang paligid ay tila wala sa lugar. Hindi rin inasahan ni Charlie na si Stella ay nakasuot ng ganoon kapormal, kahit na ang pakiramdam ng pagdalo sa isang nangungunang salo-salo sa hapunan, ay hindi maiwasang purihin. Maganda ang pananamit ni Miss Zun ngayon. Nang marinig ito, ang puso ni Stella ay, lalo na, medyo walang batayan. Sa orihinal, siya ay palaging lubos na kumpiyansa ngunit hindi inaasahan na sa suburban farmhouse na ito, sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding kakulangan at pagkabalisa. She said somewhat awkwardly, "Sorry Mr. Wade, medyo hindi nararapat ang pagpili ng mga damit ngayon, hayaan mong tumawa ka." Umiti si Charlie at sinabing, "Bakit? Pinili ko kasi ang lugar na medyo kulang sa konsiderasyon, kaya huwag kang magtampo, Miss Zun." Nang marinig ito, agad na gumaan ang pakiramdam ni Stella. Tiningnan siya ni Charlie na may mahinang ngiti at sinabing, "Miss Zun, pasok ka, halos nilaga na ang gansa." Nang makita ang imbitasyon ni Charlie, walang magawa si Stella kundi ang maglakad patungo sa pintuan ng kahon. Kabanata 3,913. Sa pagkakataong ito, tumingin si Charlie kay Tony at magiliw na inanyayahan, "Kuya driver, bakit hindi kayo pumasok at kumain ng sabay? Walang ibang tao dito." Umiling si Tony at magalang na sinabi, "Salamat sa kabutihan mo, Mr. Wade, bilang driver,
mas mabuting maghintay na lang ako sa labas. Hiniram ni Charlie ang Dallas Dis at tumango, kung gayon pasensya na sa pagbati. Si Tony ay abala sa pagsasabing, "You're welcome, Mr. Wade." Bahagyang ngumiti si Charlie at pumasok sa kahon kasama si Stella. Private room daw yun pero ordinary break room talaga. Ang lugar ng silid ay hindi malaki, ang loob ay medyo walang laman, nakasandal lamang sa dingding na nakaharap sa pintuan, nagtayo ng isang apat na parisukat na kalan ng lupa. Ang kalan sa ilalim ng apoy ay sinusunog ang lahat ng kahoy na panggatong, ang apoy ay nagninangas ng napakalakas. Upang ang tuktok ng malaking bakal na palayo, bagamat natatakpan ng kahoy na takip ay patuloy na bumubulusok palabas na may singaw ng tubig. Ang silid ay puno ng isang malakas na amoy ng karne. Hindi ko alam kung bakit nang maamoy ni Stella ang matapang na aroma ng karne na ito na may maanghang na lasa, ang kanyang bibig ay nagsimulang maglabas ng laway nang hindi mapigilan. Naglabas siya ng isang maliit na bote ng mineral water mula sa bag, marahang humigop para mataktan ang kahihiyan. Kasabay nito, nagtaka siya sa kanyang isipan, ang amoy ng karne ng gansa na ito ay talagang napakabango, ngunit ang kanin na niluto sa ganitong uri ng lugar, ay talagang masarap. Habang siya ay nag-aalinlangan, itinuro ni Charlie ang isa sa mga upuan, sinabi kay Stella, "Miss Zahn, mangyaring maupo. Hindi ko alam kung sa panlasa mo ang pagkain dito. Nais kong unang maghanap ng isang high-end na western restaurant, ngunit narinig ko ang mga tao na nagsabi na ang French food ay ang Rolls Royce ng western food. Kaya sa palagay ko lumaki ka sa France na may lahing Chinese, kumakain ng western food sa isang lugar tulad ng Orris Hill, dapat lasa ng chewing wax. So simply I wanted you to try the local specialties, I hope you don't mind, if you don't like it, just say so, punta tayo sa city ngayon oras pa naman para magpalit ng restaurant." Isang kalokohan ang ginawa ni Charlie kaya medyo naantig ang puso ni Stella. Akala niya ay pinag-isipang mabuti si Charlie, ngunit hindi niya alam na nagpapasya lang siya. Hindi niya hinanap kung saan kakain ng western food sa Orris Hill, at hindi siya handang dalhin siya sa ibang restaurant. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Stella na nakikipaglaro lang si Charlie, at nang mahawakan siya ay bahagyang ngumiti at magalang na sinabi, "Ginoo, masyadong magalang si Wade, gusto ko talagang subukan ang ilang local specialty na hindi ko pa nasusubukan." Tumango si Charlie at ngumiti, "Tama lang, local specialty ito." Kasabay nito, inabot niya at inalis ang takip ng kaldero, at habang ang isang malaking ulap ng singaw ng tubig ay gumulong at umakyat sa kisame, isang mas malakas na amoy ng karne ang lumabas. Nakita rin ni Stella kung ano ang kumukulo sa kaldero, ito ay isang kaldero ng karne ng gansa na kinulayan ng sarsa, patuloy na gumugulong, bukod pa sa ilang matabang at makapal na limang bulaklak. Lumaki sa Estados Unidos, si Stella ay bihirang kumain ng baboy, ang dalawang uri ng karne na madalas niyang kinakain ay karne ng baka at manok. At sa manok, low-calorie chicken breast lang ang kinakain niya, ang kakainin lang niyang baboy sa buhay ay processed bacon, kaya halos wala siyang lasa sa ganitong klase ng fatty pancetta. Gayunpaman, nang makita niya ang malaking piraso ng baboy na gumugulong sa kaldero, talagang gusto niyang matikman kung ano talaga ang lasa ng baboy na ito. Nang makitang medyo tulala siya, binigyan siya ni Charlie ng isang piraso ng karne ng gansa at inilagay ito sa plato sa harap niya, habang nakangiting sinabi, "Natatakot ako na ang isang babaeng tulad mo ay mag-aalala tungkol sa kanyang imahe kapag kumakain ng karne ng gansa. Kaya espesyal na hiniling ko sa kusinero na I-chop ang karne sa maliliit na piraso, para masubukan mo muna ang lasa." Pagkasabi niyan, nagmamadaling nagpaliwanag muli si Charlie, "Ay oo, hindi ko pa nagamit itong chopsticks, don't mind." Kabanata 3,914. Hindi. Nagmamadaling umiling si Stella saglit, nang makitang aktibo si Charlie para sa sarili niyang mga pagkain, hindi maiwasan ng puso ang mahiyaing parang babae. Sa pagkakataong ito, pinutol ni Charlie ang isa pang piraso ng pancetta, inilagay ito sa kanyang plato, at sinabing, "Masarap ang nilagang pancetta mula sa gansa, ang pancetta mismo ay mas masarap, subukan ito." Sa karagdagan, mayroon ding mga pinatuyong beans na nilaga dito ay masarap din, ang ganitong uri ng ulam, talagang hindi ka makakain sa France.
Nakita ni Stella ang maliit na plato sa kanyang harapan na pinagtambakan ni Charlie ng pagkain, parehong nahihiya at naantig ang kanyang puso. Bihira siyang kumain ng mag-isa kasama ang mga lalaki, kaya ang pakiramdam na ito ng maingat na inaalagaan ang kabaligtaran na S3X ay ang unang pagkakataon. Kaya, namumula siyang tumango at sinabing, "Mr. Wade, hindi mo na ako kailangang ihain sa akin ng mga ulam, ikaw mismo ay hindi pa kumakain hanggang ngayon." Nakangiting sinabi ni Charlie, "Huwag magmadali, sa palagay ko kung gagamitin ko ang mga chopstick na ito, hindi kita mabibigyan ng mga pinggan." Sinabi iyon at binigyan siya ng isang piraso ng karne ng gansa na may balat at sinabi, "Sa katunayan, kumakain ng gansa, pinakamahusay na kainin ang karne na ito na may balat at ito ay pinakamabango, mabilis mong matikman ito." Stella nodded, maingat na ilagay ang piraso ng karne na ito sa bibig at dahan-dahang hinaipan ito, at may manipis na labi maingat na sinubukan ang temperatura, at pagkatapos lamang ilagay sa bibig malumanay ngumunguya up. Walang kwenta ang lasa na ito, biglang nanlilisik ang mga mata ni Stella, naramdaman niyang napuno ng masaganang aroma ang kanyang bibig at panlasa. Ang kalderong bakal na ito ay nilaga ng mahabang panahon sa labas ng bango, hindi pa niya natikman sa Estados Unidos, agad siyang namangha sa kalangitan. Pagkatapos, hindi na siya makapaghintay na subukan ang pancetta na ibinigay sa kanya ni Charlie, at ang pakiramdam ng pagkatunaw sa kanyang bibig, mataba ngunit hindi mamantika, ay nabaligtad ang kanyang pananaw sa baboy. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat niya ay ang hindi nakikitang pinatuyong bean curd sa palayok. Dahil, hindi niya talaga maisip kung bakit ang orihinal na malutong na bean curd, ay magiging ganito bagamat napakalambot ngunit napakatigas ng pagkakayari, at masarap. Hindi rin inaasahan ni Charlie na ang babaeng bumalik mula sa ibang bansa, ay kinain ang bakal na kaldero na nilaga ng gansa, ang bilis nito, kaya dali-dali niyang tinawag ang cucinero, gamit ang cornmeal sa kaldero upang idikit ang isang bilog ng mga corn cake. Hindi inaasahan na ito ay ang simpleng magaspang na butil na cake, ngunit muli ay na-refresh ang pangunawa ni Stella, kaya pinuri niya. Si Charlie habang masiglang dinala si Stella para kumain, habang tinitignan ang oras, alas 7:30 na ng gabi, bagamat may mga kurtina sa loob, pero makikita rin sa labas ang langit ay nagdilim na. Naramdaman ni Charlie na sa ngayon, halos ito na ang pinakamainam na oras para kumilos sa 6 na bituing martial artist sa looban. Pinlano niyang gamitin ang dahilan ng pagpunta sa banyo upang iwanan ang kahon, dumiretso sa courtyard, kontrolin ang 6 na bituin na martial artist sa pinakamabilis na bilis, at pagkatapos ay direktang isakay siya ni Orville sa kotse at dalhin siya palayo. Kaya, nagpadala siya ng text message kay Orville at hiniling na magmaneho na siya ngayon. Naghihintay si Orville sa tabing kalsada 2 kilometro ang layo kasama ang dalawa niyang tauhan sa oras na ito. Nang matanggap niya ang text message ni Charlie, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan sa driver's seat, "Drive, let's go there now." Agad na pinaandar ng kanyang mga tauhan ang sasakyan at pinaandar ito palabas. Nang nagplano na si Charlie na humanap ng dahilan para lumabas ay biglang may tumawag sa kanyang cellphone mula kay Joseph. Sa sandaling ito, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Charlie, at naisip niya sa kanyang puso na marahil ay dahil nakuha na ng intelligence network ni Joseph ang balita. Kaya, direktang kinuha niya ang telepono at natural na sinabi kay Stella, "Miss Zahn, lalabas ako para tumawag." Hindi nag-alinlangan si Stella, tumango, at sinabing, "Mr. Wade, mangyaring maging komportable ang iyong sarili." Kinuha ni Charlie ang telepono at lumabas sa courtyard. Sa pagkakataong ito, hindi gumagalaw ang driver at bodyguard ni Stella na si Tony sa pintuan ng Cadillac. Sumulyap si Charlie kay Tony, alam na alam niya na sa pagiging six-star martial artist ni Tony, basta kinuha niya ang telepono, tiyak na maririnig ni Tony ang boses ni Joseph at ang mga sinabi niya sa telepono. Gayunpaman, napakatahimik na tumango si Charlie kay Tony, pagkatapos ay direktang pinindot ang answer button at walang pakialam na sinabi, "Joseph, mayroon ka bang mga resulta sa bagay na hiniling sa iyo na imbestigahan?" Kabanata 3,915. Nang sabihin ito ni Charlie, walang naramdamang kakaiba si Tony. Gayunpaman, dahil mas binibigyang pansin ni Stella si Charlie, na natiling nakabukas ang mga tainga nito,
handang makinig sa pakikipag-usap nito sa kabilang partido upang makita kung may naririnig siyang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa pagkakataong ito, napatingin si Charlie kay Tony, at nang magtama ang apat na mata, hinawakan niya ang telepono sa isang kamay at itinaas ang isa pang kamay sa kanya. Hindi na ito inisip ni Tony at walang malay na tumanggo bilang pagbati. Sa oras na ito, naglakad na si Charlie sa direksyon niya. Sabay kuha ng sigarilyo sa bulsa gamit ang kanang kamay at gesture na ipasok ito sa bibig. Ang paghit-hit ng sigarilyo habang sinasagot ang telepono ay karaniwan sa maraming tao, kaya hindi na nagulat si Tony. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay hindi naninigarilyo si Charlie, at ang kahon ng sigarilyo sa kanyang bulsa ay isang bagay din na hiniling ni Charlie sa alapiers ni Orville bago sila dumating. Sa oras na ito, ibinuka ng tumatawag na si Joseph ang kanyang bibig at sinabing, "Mr. Wade, ang intelligence network ay may eksaktong impormasyon pabalik, na si John Fair na gusto mong suriin, ang tunay na pangalan ay Stella Faye, isang babae ng pamilya Faye." Bawat salita na sinabi ni Joseph ay malinaw na nahulog sa pandinig ng six-star martial artist na si Tony. Nang marinig niya ang dalawang salita, si Stella Faye, ang kanyang buong mga mag-aaral ay agad na lumiit ng marahas. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Charlie na may hitsura ng ganap na puot at nakamamatay na aura. Ngunit kahit na sa sandaling ito, hindi niya alam kung gaano kadelikado si Charlie sa kanya. Hindi lang niya inaasahan na magkakaroon ng channel si Charlie para malaman ang identity ng kanyang amo. Nangangahulugan din ito na parehong nalantad ang kanyang sarili at ang binibini, at maaaring nasa panganib ang dalaga sa silid anumang oras. Sa pag-iisip nito, tinitigan niya si Charlie at nagtanong, "Ano ang pinagsasabi mo?" Tumawa si Charlie, "Hindi pa nga kita tinatanong, at tinatanong mo ako. Ako, hindi ko binabago ang aking pangalan, hindi katulad ni Miss Faye na nakaupo sa loob, na sadyang nagsuot ng vest." Agad namang sinabi ni Tony, "Walang mali siya sa'yo si Miss. May dahilan din para gumamit ng ibang pagkakakilanlan." Tumango si Charlie at tumawa, "Hindi ko naman sinabing may malicious intention din siya sa akin, ano ang kinakabahan ka?" Saying that, Charlie said to Joseph on the phone, "Joseph, may gagawin pa ako, ibaba ko muna ang tawag." Sabi ni Joseph, "Mr. Wade, may isang taong nagngangalang Tony Luo sa tabi ni Stella, isang six-star martial artist." Tumawa si Charlie, "Alam ko, nasa harap ko siya." Si Joseph sa kabilang dulo ng telepono ay bahagyang natigilan, at pagkatapos ay tumawa, "Paumanhin Mr. Wade, ang nasasakupan mo ang nag-o-overthinking." Pagkasabi noon ay agad niyang sinabing, "Mr. Wade, dahil may gagawin ka, hindi ka naguguluhin ng subordinate mo." Ang pag-uusap ng dalawang tao ay natural na narinig ni Tony, na hindi maitago ang kanyang kaba habang tinanong niya si Charlie. "Maaaring malaman ang pagkakakilanlan ni Miss, at para malaman din na ako ay isang six-star martial artist, ano ka ba talaga?" Tumawa si Charlie, "Napakakulit mong tao, sabi ko sa iyo, ang pangalan ko ay Charlie Wade." Kumunot ang noo ni Tony at sinabing, "Wala akong pakialam kung sino ka talaga, aalisin ko ngayon si Miss, tungkol naman sa isyo ng pagtatago ni Miss sa kanyang pagkatao. Tikas na ipapaliwanag niya ito sa iyo ng personal mamaya, ngayon mangyaring umalis ka." Tumawa si Charlie, "Paano kung hindi kita payagan?" Naikuyong ni Tony ang kanyang kamao, ang kanyang mga kasukasuan ay nag-crack, at malamig na sinabi, "Walang martial arts masters dito, at ang ilan sa kusina ay katulad mo, lahat sila ay mga ordinaryong tao. Kung gusto kong pumasok, hindi mo man lang ako mapipigilan, ang dahilan kung bakit hinihiling kong tumabi ka ay ayaw kitang masaktan, huwag kang maging insensitive." Hindi marunong bumangon. Bahagyang tumawa si Charlie at mapaglarong sinabi, "Matagal nang may nagsabi sa akin ng dalawang salitang ito, biglang, medyo na nostalgic ako." Kabanata 3,916. Tony gritted his teeth and said, "Tingin mo nagbibiro ako sayo. Dahil mayroon kang napakalakas na intelligence network, hindi ka ba malinaw sa kung ano ang lakas ng isang six-star martial artist?" Tumango si Charlie at tumawa, "Ang lakas ng isang six-star martial artist, alam ko, hindi ko ito itatago sa iyo. Isang anim na bituin na martial artist tulad mo, pinatay ko ang dalawa sa kanila ng isang bato noong isang araw." Nang sabihin niya ito,
hindi rin nakalimutan ni Charlie na iabot ang kanang kamay at i-gesture ang hugis kamay na gunting. Nang marinig ito, ang buong katawan ni Tony ay lubos na nagalit. Hindi siya naniniwala na si Charlie ay maaaring pumatay ng 26 na bituin na martial artist gamit ang kanyang sariling mga kamay, at pinatay niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanila ng mga bato. Ito ay simpleng travesty ng mundo. Kaya, tinitigan niya ito at sinabi sa malamig na boses, Mr. Wade, hindi kita gustong saktan, pero ilang beses mo na akong ginalit sa mga salita mo. Dahil iyon ang kaso, huwag mo akong sisihin na hindi ako magalang. Gagamitin ko ang aking mga kamao para ipakita sa iyo kung ano ang isang six-star martial artist. Pagkatapos sabihin iyon, halos hindi na siya nagdalawang isip na tipunin ang kanyang tunay na chi sa kanyang mga kamao at binti, at mabangis na sumugod ng direkta patungo kay Charlie. Gayunpaman, hindi talaga gustong patayin ni Tony si Charlie, gusto lang niyang turuan siya ng leksyon, para ipakita sa kanya ang lakas ng isang six-star martial artist. Parang isang mabilis na track ang sumugod ang katawan ni Tony kay Charlie, sa tingin niya, hindi man niya i-swing ang kanyang kamao. Tamaan lang ng katawan niya si Charlie, sapat na para mamatay siya sa kalahati. Ngunit ang hindi niya inaasahan sa kanyang panaginip ay wala talagang balak umiwas si Charlie. Tamad lang siyang nagunat ng braso at walang pakialam na sinabi, ang 6 na bituing martial artist, kapalit ko, ay walang pinagkaiba sa patay na aso. Dahil sa kahihiyan, nagngangalit si Tony at sumigaw, naghahanap ka ng kamatayang hanggal. Pagkasabi niyon ay sumabog ang katawan niya ng mas malakas at dumiretso kay Charlie. Gayunpaman, sa sandaling siya ay malapit ng sumugod kay Charlie, bigla niyang naramdaman na parang hinigop siya ng buong lakas. At ang kanyang buong katawan ay parang butil ng buhangin na nahuhulog sa disyerto, hindi man lang umaalon. Nang makita niya ng malinaw, kinilabutan siya nang makitang ang nasa harapan niya ng mga sandaling iyon ay ang kanang kamay ni Charlie. Ito ay ginawa ang kanyang buong pagkatao ay tinamaan ng kidlat. Hindi kasi siya makapaniwala na iniunat lang ni Charlie ang isang kamay at hinarang ng tuluyan ang buong katawan niya, at ginamit pa ang isang kamay niya para tanggalin lahat ng puwersa niya. Ang lahat ng puwersa na ginawa niya ngayon ay tila lumubog sa dagat sa sandaling ito, at ang malaking impact ay agad na naalis ng walang bakas. Sa sandaling ito, ganap na nabaligtad ang pananaw ni Tony sa mundo. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya ang pagkakaiba sa pagitan niya at ni Charlie, ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng ulap at putik. Tiningnan niya si Charlie nang walang kapantay na takot at nahihirapang nagtanong, paano ka, ikaw, paano ka nagkaroon ng napakalakas na lakas, anong klaseng tao ka? Tinaas ni Charlie ang kanyang kilay at tumawa, 3 beses mo nang tinanong ang tanong na ito. Walang kamalay-malay na tanong ni Tony, anong uri ng antas ng paglilinang mayroon ka, ikaw ay nasa dulo. Wala pa akong nakitang sinuman, wala pang 30 taong gulang, na ang lakas ay higit pa sa 6 na bituing martial artist. Nagtataka siyang tinanong ni Charlie, kung gayon, narinig mo na ba ang tungkol kay Joseph Wan? Joseph Wan. Biglang sinabi ni Tony, narinig ko na, ang Supreme Commander ng Cataclysmic Front at isang 8-star martial artist. Umiti si Charlie at nagtanong, kung gayon, alam mo ba kung ilang taon na siya? Umiling si Tony, ang taong ito ay napakahiwaga, walang nakakaalam ng kanyang tiyak na impormasyon. Sa pagsasalita nito, bigla siyang bumalik sa kanyang katinuan at natatakot na nagtanong. Ikaw, ang katawagan mo lang, si Joseph. Tumango si Charlie at tumawa. Oo, siya yun, ngunit hindi pa siya 30 taong gulang. Sa pagsasabing iyan, idinagdag ni Charlie, at saka, wala pa akong 30 taong gulang, kaya tila ang iyong pananaw ay medyo mababaw. Kabanata 3917. Natigilan ang katawan ni Tony, sa wakas ay napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng sabihing may mga tao sa labas ng kanyang paningin, at may mga langit sa labas ng langit. Noon pa man ay iniisip niya na si Joseph ay dapat na hindi bababa sa 40 o 50 taong gulang upang magkaroon ng lakas ng isang 8-star martial artist. At magpatakbo ng napakalaking organisasyon gaya ng Cataclysmic Front, ngunit hindi niya akalain na siya ay wala pang 30 taong gulang. Isa pa, ang hindi niya inaasahan ay si Joseph, bilang master ng Cataclysmic Front, ay tatawaging subordinate sa harap ni Charlie.
Hindi kaya itong si Charlie na nasa harap niya ang tunay na master ng Cataclysmic Front. Sa oras na nabaligtad ang tatlong pananaw ni Tony at labis na nabigla ang kanyang puso, isang sasakyang pangnegosyo ang nagmaneho patungo sa pasukan ng farmhouse. Pagkaparada pa lang ng sasakyan, diretsyong bumukas ang dekoryenteng pinto sa likod na hilera, kasunod si Orville na bumaba sa kotse at tahimik na naghihintay sa pintuan. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang kotse. Kaya naman, subconsciously gusto niyang magsumbong ng malakas kay Stella sa loob ng kahon. Ngunit hindi niya inaasahan na panay na pala sa lalamunan ang boses niya at hindi makalabas. Napatitig siya kay Charlie sa takot, iniisip kung anong paraan ang ginamit niya para hindi makagawa ng ingay. Sa oras na ito, bahagyang ngumiti si Charlie at tinapik ang kanyang balikat, at agad na lumipat ang ilang mga aura, na tinataka ng husto ang kamalayan ni Tony sa kanyang katawan tulad ng pagsil niya sa kamalayan ni Walter. Kasunod nito, tumingin siya sa kanyang mga mata at sinabi, "Hindi mo kailangang matakot, hindi ko kukunin ang iyong buhay pansamantala. Kailangan mo lang magsumikap para mapalitan ang iyong lugar upang makapagpahinga at manirahan, bukod pa sa mga kondisyon doon ay hindi masyadong maganda, kailangan mo pa ring pagtagumpayan ang mga ito." Dahil doon, itinuro niya ang sasakyang pangnegosyo ni Orville at sinabi kay Tony, "Eto, umakyat ka na." Nalaman ni Tony na hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay lalo pang natakot sa sukdulan, hindi alam kung paano ito ginawa ni Charlie. Nang mapagtanto niya na ang kanyang katawan ay ganap na hindi napigilan habang siya ay tumalikod at naglalakad patungo sa sasakyan ng negosyo, ang kanyang buong pagkatao ay agad na nahulog sa matinding kawalan ng pag-asa. Dahil napagtanto na niya na tuluyan na siyang nawala ng kontrol sa kanyang katawan, at ang kanyang katawan, sa kanyang pagtataka, ay minamanipula ng mga utos ni Charlie. Kaya naman, nakatitig lang siya habang papasok sa business car na yon. Nang makita ni Orville si Tony, nagulat siya, pagkatapos ay tumakbo papunta sa gilid ni Charlie at bumulong, "Master Wade, nakita ko na ang lalaking ito dati." Curious na tanong ni Charlie, "Saan mo siya nakita?" Sinabi ni Orville, "Noong isang araw mayroong ganoong grupo ng mga tao, direktang dumating sa mansion na naka-charter ng isang buwan ng mga kahon ng ginto. Isang dakot ng higit sa 10 milyon upang magbayad para sa mga pagkain, pumunta upang kumain ng 2 beses araw-araw, isa sa kanila ay siya." Bahagyang natigilan si Charlie, hindi maiwasang sumimangot, ang ekspresyon na medyo mapaglaro ay nagsabi, "Mukhang matagal na akong bantayan, may something nga ang babaeng ito." Pagkatapos sabihin niyon, agad niyang sinabi kay Orville, "Bilasan mo at ibalik mo ang tao. Tandaan na huwag kang mababantayan." Tumango si Orville at sinabi, "Master Wade, huwag mag-alala, ang mga kamera sa paligid, inayos ko ang mga tao na sirain, hahayaan kong magmaneho ang kotse sa direksyon ng lungsod." Pumunta ng 20 kilometro sa kalsada, may naghihintay na kotse doon, at walang kamera sa malapit. Pagkatapos ay dadalhin ko ang mga tao upang magpalat ng kotse, direktang bumalik sa highway, hindi sa pamamagitan ng 104 na National Highway para sa kotse na ito, ay palaging pupunta sa timog, kasama ang 104 na National Highway hanggang sa susunod na bayan. Sa pagsasalita dito, kumpiyansa na sinabi ni Orville, sa ganitong paraan, kahit na gusto ng iba na hanapin ang mga sasakyang dumadaan sa 104 na National Road ngayon, hindi posible na suriin ang ulo ng bawat kotse. Tumango si Charlie nang may kasiyahan at tumawa, "Hindi masama, Orville, mas nagiging detalyado ka." Tumawa si Orville, "Hoy Master Wade, sa katunayan, hindi ako magaling sa ganitong uri ng bagay, ngunit maraming itinuro sa akin si Isaac, nilalaro niya ito bilang isang connoisseur." Tumango si Charlie, "Si Isaac in terms of the brain, naturally better than Orville, but Orville contact with him more, the ear has really improved a lot." Pagkatapos, nagsalita siya, "Sige, dahil naayos mo na ang lahat, bilasan mo." Kinawayan ni Orville ang kanyang kamay kay Charlie at magalang na sinabi, "Master Wade, pupunta ako kung ganoon." Tumango si Charlie, "Go on." Kabanata 3,918. Nagmamadaling sumakay si Orville sa sasakyan at inutusan ang Alapiers na magmadali at magmaneho. Nang makitang naalis na si Tony, hindi nagpahuli si Charlie, tumalikod, at bumalik sa kahon.
Sa oras na ito, si Stella ay nasa kahon, ganap na hindi alam kung ano ang nangyayari sa labas. Katabi kasi ito ng National Highway, sumisipol ang mga sasakyan pabalik-balik, grabe ang ingay, mayat-maya ay dumadaan sa overloaded na truck. At maging ang buong lupa ay susunod sa panginginig ng boses. Kaya lang, hindi rin marinig ni Stella ang ibang galaw sa labas. Pagkabalik ni Charlie, nakangiti niyang sinabi kay Stella, "Paumanhin, Miss Zahn, konting bagay lang, maghintay ka." Sabi ni Stella, "Mr. Wade, hindi mo kailangang maging magalang, tapos ka na ba sa usapan mo?" Tumango si Charlie at casual na sinabi, "Tapos, ang kliyente ay kumonsulta sa isang maliit na bagay sa feng shui, ipinaliwanag sa kanya at ito ay halos tapos na." Masyadong sinsero ang ginawa ni Charlie, kaya walang kahit kititing na pagdududa si Stella. Kaya naman, nakangiti niyang sabi, "Tama Mr. Wade, hindi ko alam kung nasabi na sa iyo ng asawa mo na ang binili kong villa ay ipinagkatiwala sa kanya para magdisenyo at magdekorasyon." Tumango si Charlie at sinabi niya sa akin ang tungkol dito, siya mismo ay napakasaya dahil hindi pa siya nakakakuha ng ganoon kagandang proyekto. Sa pagsasabing iyon, magalang na sinabi ni Charlie, "Gusto ko ring pasalamatan si Miss Zahn sa pagtitiwala sa kanyang mga kamay ng ganoong kalaking proyekto." "Saan?" Si Stella ay abala sa pagsasabing, "Mr. Tinulungan ako ni Wade na magbasa ng feng shui at hindi kumukuha ng kahit isang sentimo, ibinabalik ko rin ang pabor, dapat hindi ka magalang sa akin." Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabi ng may tame time na mukha, "Dahil napakabait ni Miss Zahn, kung may kailangan pa sa akin sa Oris Hill sa hinaharap, mangyaring huwag maging magalang sa akin." Nang marinig ang mga salita ni Charlie, hindi napigilan ang malalaking mata ni Stella na kumislap ng maliwanag sa pananabik. Siya ay sadyang lumapit sa kanya, para lamang makaipon ng ilang personal na pakikipagkaibigan at pabor sa kanya. Noon lamang siya maaaring, isang araw sa hinaharap, ay magkaroon ng pisngi upang magmakaawa sa kanya na ibenta siya ng isang pump a butter na tableta. Ang mga salita ni Charlie ngayon ay nagbigay sa kanya ng malaking kumpiyansa. Naniniwala siya na hanggat ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsisikap at patuloy na lumapit sa kanya bago magsimula ang auction. Kung gayon ang usapin ng PIL ay talagang isang tiyak na bagay. Excited to the point na hindi niya napigil ang kunin ang tasa ng tubig at sinabi kay Charlie, "Mr. Wade, ipaghahain kita ng tubig sa halip na alak." Tumango si Charlie at ngumiti, itinaas din ang baso ng tubig at bahagyang inipit ito sa kanya, at magalang na sinabi, "Halika, Miss Zahn, kumain ka pa ng karne." Pagkasabi noon, gumamit siya ng sariling chopstick at binigyan siya ng ilang piraso gamit ang kamay. Nang makitang ang chopsticks ay ginamit ni Charlie, bahagyang natigilan si Stella, hindi napigilan ang kanyang puso na bumilis ng kaunti, at sinabing namumula ang mukha. "Salamat, Mr. Wade." Umiti si Charlie at sinabing, "Huwag kang magalang, siguraduhin kumain ka ng maayos." Makalipas ang 20 minuto, tuluyang ibinaba ni Stella ang chopsticks, habang marahang pinupunasan ng tissue ang kanyang labi, habang mahinang sinasabi, "Ginoo, Wade, busog na ako, ito na siguro ang pinaka-nakakabusog na pagkain na natamo ko sa buong buhay ko." Natawa si Charlie, "Mas maganda kung gusto mong kumain, dadalhin kita para kumain ng iba pang lokal na specialty kapag may pagkakataon ako mamaya." Sinunod ni Stella ang kanyang sinabi at sinabing, "Ang galing. Hindi pa ako nakakapunta sa Oris Hill, wala akong alam sa mga local specialty dito. Kung mayroon akong Mr. Wade na manggan-guna sa akin, tiyak na makakagawa ako ng mas kaunting mga detour." Tumango si Charlie at ngumiti, "Pagkatapos, sa loob ng 2 araw, dadalhin kita upang kumain ng pinakasikat na lutuin sa Yangtze River Valley." Sa pagsasabing sadyang sinabi niyang casual, "Sa tamang panahon, mayroon akong kaibigan na nagpapatakbo ng isang restaurant, ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang lutuing huayang. Sa Oris Hill medyo sikat, tinatawag na classic house, kakausapin ko siya mamaya, hayaan siyang maghanda ng isang mesa." Kabanata 3,119. Sa sandaling marinig niya ang mga salitang classic mansion, nakaramdam si Stella ng matinding sakit ng ulo. Naisip niya sa kanyang sarili, ang pagkain ng classic mansion na ito ay tiyak na masarap, ngunit hindi masarap sa sobrang tagal, hindi makakayanan ang pagkain doon araw-araw.
Bukod dito, itinuturing na akong kakilala sa Classic Mansion sa mga araw na ito. Kung ako ay makikilala muli ni Charlie, maaari ko pa itong isipin, tiyak na isang kawalan na walang pakinabang. Sa pag-iisip nito, ngumiti siya at sinabi kay Charlie, "Mr. Wade, nakapunta na ako sa Classic Mansion, ang sarap talaga ng pagkain, pero ang pagkain doon ay sobrang basura. Nagtataka ako kung mayroon kang iba pang mas grounded na mga pagpipilian. Tulad nitong farmhouse meal ngayon, sa tingin ko ito ay napakasarap." Tak ang tanong ni Charlie, "Nakapunta ka na ba sa Classic Mansion?" "Oops, dapat alam kong kamustahin ko at hayaan ang boss doon na bigyan ka ng libreng bayarin." Sa pagsasabing iyon, idinagdag ni Charlie, "Kaya, tatawagan ko ang may-ari ng Classic Mansion saglit, kahit kailan ka pumunta, Miss Zahn, bigyan ka niya ng libreng bill." Sabi ni Stella, "Paano ka magiging mabait? Nagbukas sila para sa negosyo, paano nila hahayaan ang mga tao na kumain ng walang bayad, si Mr. Wade ay hindi dapat maging magalang." Si Charlie ay orihinal na hindi magalang, tinatrato lang niya si Stella bilang isang maliit na daga, ngayon ay tinutukso siya ng kaunti, naghihintay na makita ang kanyang walang magawa na hitsura. Kaya, ngumiti siya at sinabing, "Kung ganoon, babalik ako at hahanap ako ng restaurant na may mas maraming lokal na katangian, at pagkatapos ay kunin si Miss Sun upang tikman." Paulit-ulit na tumango si Stella, ngumiti, at sinabing, "Hindi ako pamilyar sa mga lugar sa Oris Hill, at kaibigan lang kita. Kaya nagpapasalamat ako kay Mr. Wade sa pag-aalaga sa akin sa panahong ito." Tumawa si Charlie, "Okay, okay, ako na ang mag-aayos." Pagkasabi niyan, tumingin si Charlie sa oras at mahinang ngumiti, "Miss Zahn, hindi pa naman maaga, bakit hindi tayo tumigil dito ngayon?" "Sige." Tumango si Stella at ngumiti, "Thank you Mr. Wade for your hospitality today." "Walang anuman." Umiti si Charlie at tumayo, nakitang tumayo din si Stella at kinuha ang kanyang handbag, kaya pumunta muna siya sa pinto, binuksan ang pinto ng compartment at ngumiti, "Please, Miss Zahn." Bahagyang yumuko si Stella at tumango para magpasalamat, at saka lumabas ng kahon. Sa ngayon, madilim na sa labas ng pinto, at bagamat may nakabukas na lampara sa dingding sa looban, napakadilim pa rin ang ilaw. Paglabas na pagkalabas ni Stella, hindi niya namamalayan na hinanap ang pigure ni Tony, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Tony ay hindi nakatayo sa tabi ng kotse gaya ng dati. Nagulat siya at naisip, nasaan si Mr. Luo? Dati, lagi siyang naghihintay sa tabi ng sasakyan, bakit siya nawawala ngayon? Nagpapahinga ba siya sa kotse? Sa pag-iisip nito, agad siyang humakbang patungo sa Cadillac. Ngunit nang makarating siya sa bintana, yumuko siya para tingnan at nakita niyang walang laman ang sasakyan at walang tao sa loob. Kaya dali-dali siyang lumingon sa paligid at wala siyang nakitang figure ni Tony sa buong farmhouse. Dahil dito, medyo nagpanik ang puso niya. Pagkatapos ay sabik niyang inilabas ang kanyang cellphone at sinubukang tawagan siya, ngunit ang telepono ay nagudyok na hindi siya makalusot. Dahil dito, agad siyang nataranta, at patuloy niyang sinubukang tumawag habang nagmamadaling lumingon sa parehong lugar. Nagkunwaring nagulat si Charlie at nagtanong, "Miss Zahn, anong nangyayari sa iyo?" Stella subconsciously blurted out, "My driver is missing." Nawawala. Nagulat na sinabi ni Charlie, "Isang malaking buhay na tao, paano mo masasabing nawawala? Nung lumabas ako para sagutin ang telepono kanina, kinamusta ko rin siya." Pagkatapos sabihin iyon, dali-dali niyang idinagdag, "Baka nagpunta siya sa banyo." Kabanata 3,920. Hindi maitago ng ekspresyon ni Stella ang gulat at sinabing, ngunit hindi rin maabot ang kanyang cellphone, ang kanyang telepono ay laging naaabot, anuman ang mangyari. At ang kanyang maingat na estilo ng trabaho ay hinding-hindi mawawala nang hindi sinasabi sa akin, kaya hinala ko na malamang na siya ay nasa ilang uri ng problema. Casual na sinabi ni Charlie, "Paano kung kapag nagpunta siya sa banyo, ang telepono ay hindi sinasadyang nahulog sa hukay?" Bahagyang natigilan si Stella, pagkatapos ay agad na umiling at sinabing, "Imposible." Sa kanyang kakayahan, tiyak na hindi siya gagawa ng ganoong mababang antas ng pagkakamali. Sa opinyon ni Stella, para sa isang anim na bituin na martial artist,
Ang kakayahan sa reaksyon at bilis ng katawan ay masyadong malakas kaysa sa mga normal na tao, ganap na imposible na ang telepono ay hindi sinasadyang mahulog sa hukay. Nakita ni Charlie ang kanyang kaba, kaya't lumapit siya sa kanya at sinabi sa isang nakakaaliw na seryosong tono, "Nakikita ko na ang iyong driver ay napaka-stable, nakatayo ay Miss Lan, mukhang isang practitioner. Wala dapat ang mga ganyang tao. Bukod dito, ang seguridad ng aming Oras Hill ay palaging napakahusay, siya ay isang malaking buhay na tao, imposibleng magkaroon ng anumang mga aksidente, huwag mag-alala." Hindi naibsan ang pagkabalisa ni Stella sa pag-aliw ni Charlie. Dahil alam na alam niya sa kanyang puso na si Tony ay isang six-star martial artist na may napakahusay na lakas. Makatuwirang sabihin na walang sinuman sa buong China ang makakatagpo ng isang pag-iral na ang lakas ay higit pa sa kanya. Sa makatuwid, halos imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang aksidente. Ngunit ngayon, ang taong ito na hindi posibleng magkaroon ng anumang mga aksidente na nawala ng hindi maipaliwanag, na agad na nagbigay sa kanya ng isang malakas na pakiramdam ng krisis. Pinaparamdam sa kanya na para siyang mahigpit na binalot ng isang walang kapantay na makapangyarihan, ngunit ganap na hindi nakikita at hindi mahahawakan na whirlpool. Sa pagkakataong ito ay abala pa sa pag-arte si Charlie, tumakbo siya sa pinto ng kusina at kumatok, at pagbukas ng pinto ay agad niyang tinanong ang chef sa loob. "May nakita ba sa inyo na nakatayo ngayon sa looban?" Umiling ang chef at sinabing, "Master Wade, hindi pa ako nakakalabas." Nagtanong muli si Charlie, "Paano ang nakababatang kapatid na bumati sa amin sa pintuan ng kami ay dumating?" Ang chef ay abala sa pagsasabing, "Umalis na siya, ikaw at ang iyong mga bisita ay dumating kanina, siya ay bumalik. Dahil ngayon ang master ay nagbilin sa amin na huwag tumanggap ng iba pang mga bisita, para lamang ihatid sa iyo ang mesang ito, kaya wala siyang gagawin, kaya umalis muna siya." "Kakaiba," umul ni Charlie, "isang malaking buhay na tao na nakatayo doon, kailan siya umalis at saan siya nagpunta na walang nakakaalam." Malakas na umiling ang chef at sinabing walang pakundangang, "Hindi talaga namin alam." Tanong ulit ni Charlie, "So may monitoring ka dito?" Muling umiling ang chef, ngumiti ng dalawang beses, pagkatapos ay sinabi, "Walang sinusubaybayan si Master Wade, sorry. Alam mo rin, ang amo natin ay nasa kamay ng ikalimang master, kadalasan dito tayo naglilibang, pati ang mga tao sa kalsada. Upang maiwasan ang gulo, walang monitoring." Walang magawang bamaantong hininga si Charlie at sinabing, "Sige, mag-iisip ako ng ibang paraan." Pagkatapos noon, lumingon siya sa kinakabahang si Stella at sinabing, "Miss Faye, bakit hindi pa ako maghintay sa iyo ng ilang sandali, kung hindi pa rin natin siya makontak, pupunta tayo sa pulis." Bagaman ang puso ni Stella ay nag-aalala, ngunit sa oras na ito ay wala siyang maisip na solusyon, kaya't sinabi niya sa kanya, "Salamat, Mr. Wade, magpapadala muna ako ng mensahe sa iba para sabihin." Si Martina, na sinusukat ang silid kasama si Claire, ay natakot din sa kanyang talino nang marinig niya na maaaring nawawala si Tony. Kaya nagmamadali siyang nakipag-coordinate para turuan ang iba na magmadali at maghanap ng mga pahiwatig. Nangangahulugan ang pagkawala ni Tony ng kumpletong pagkawala ng seguridad para sa kanila. At alam na alam nila, kung ang lugar na ito sa Oris Hill, na may kakayahang gumawa ng Tony Vaporize Existence, then the other side if you want to make Stella along with their entourage also vaporized, just as easy as move a finger on the hand.